Marshall Peak, Kabanata 3877. Gumawa ng isa pang kontribusyon. Bigla siyang naging disipulo ng Kikiaulan. Kahit na ang disenyo ng rainbow shirt ay walang espesyal, ito ay isang simbolo ng katayuan at pagkakakilanlan sa Kikiaulan. Kung nais ng isang manggagawa na maging disipulo ng Kikiaulan, ang tanging paraan ay ang makarating sa Heaven Opening Realm. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming manggagawa ang walang pagpipilian kundi ang pinuhin ang Grade 1 at Grade 2 na materyales para maabot ang Heaven Opening Realm. Masyadong mahal ang mga materyales na kailangan para sa Grade 3 Heaven Opening Realm, at hindi ito kayang bilhin ng mga manggagawa. Kung kumagat sila ng higit pa sa kanilang umumuya, maaari lamang nilang gugulin ang kanilang buhay sa Heaven Opening Realm. At gaano man karami ang mga eksperto sa Heaven Opening, ang Kikiaulan ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanila na magdulot ng anumang kaguluhan. Dahil dito, bukas palad nilang hinugasan ang kanilang katayuan bilang mga manggagawa at binigyan sila ng katayuan bilang mga ordinaryong alagad. Hindi lamang ito magbibigay sa kanila ng pakiramdam na kabilang sila sa Kikiaulan, madaragdagan din ito ang lakas ng Kikiaulan. Habang nakasuot ang rainbow shirt, tila naiintindihan niyang kayang maraming bagay. Nang makita siyang tulala, ngumiti si Durufeng. Napakasaya mo na. Marami pang magagandang bagay na darating. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Ano pang magagandang bagay? Bahagyang ngumiti si Durufeng. Nakalimutan mo na ba ang kahilingan mo noon? Upang matupad ang kahilingang iyon, kailangan mong maging disipulo man lang ng Kikiaulan, kaya ang iyong mga damit ay ang pinakapangunahing kinakailangan lamang. Nagulat si Yang Kai. Pumayag si Ba Venerable. Tumanggaw si Durufeng. Pumayag siya. Nang hindi na hinintay na magsalita si Yang Kai, binago niya ang paksa. Gayunpaman, nagbigay ng kondisyon ang Venerable. Anong kondisyon? Sabik na tanong ni Yang Kai, ngunit lihim siyang nagbabantay. Alam niyang hindi ganoon kadaling pumayag ang Venerable. Mahirap para sa kanya na tuparin ang kondisyong ito, ngunit hindi ito mahalaga. At least, naabot niya ang kanyang layunin. Sinabi ng Venerable na matagal ka nang hindi nakapunta sa Fire Spirit Land. Ito ay isang bagay, at ang iyong paglilinang ay hindi mataas. Kahit na nagambag ka, hindi sapat na italaga ka bilang manager ng ang halamanan. Kailangan mong malaman na mayroong higit sa isa o dalawang tao na tumitingin sa posisyong ito. Kung ikaw ay itinalaga ng padalos-dalos, mahirap kumbansihin ang lahat. Naiintindihan ng alagad, tumanggaw si Yang Kai. Kaya, gusto ng Venerable na gumawa ka ng isa pang kontribusyon. Nakangiting tumingin sa kanya si Durufeng. Hanggat maaari kang gumawa ng isa pang mahusay na kontribusyon, ang Venerable ay magkakaroon ng dahilan upang suportahan ka. Sa oras na iyon, walang makapagsasabi. Napakamot ng ulo si Yang Kai at sinabing, ang ganitong uri ng merito ay nakasalalay din sa swerte. Hindi ito isang bagay na magagawa ng isang disipulo dahil lang sa gusto niya. O sa halip, saan pa magkakaroon ng Scarlet Heaven Golden Flame sa Fire Spirit Land na isang kailangan ng alagad na tumulong sa pagkolekta? Hindi napigilan ni Durufeng na matawa. Ang Red Sky Golden Flame ay napakahirap pang alagaan, at bihira na itong makita sa loob ng ilang libong taon. Napakalaking kapalaran na makuha sa huling pagkakataon. Paano magkakaroon ng isang sa pangalawang pagkakataon? Sa isang mataimtim na ekspresyon, sinabi niya sa mahinang boses. Ngayon, may kailangan akong gawin. Hanggat ginagawa mo ito ng maayos, natural na makukuha mo ang kredito. Namulat si Yang Kai, kaya ang Venerable One ay nakaayos na. Agad niyang kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, kung ganoon, mangyaring sabihin sa akin, Master. Aalis na ang disipulong ito at sisikaping bumalik sa lalong madaling panahon. Tinapik ni Durufeng ang kanyang balikat. Ikaw ang aking brother ngayong nakasuot ka na ng mga damit na ito. Huwag mo na akong tawaging Master. Gusto ng Venerable One na gawin ni Junior Brother sa pagkakataong ito ay ang manghuli at pumatay ng isang taksil. Taksil, naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Tama iyan, malamig ang ekspresyon ni Durufeng. Ang taong ito ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali ilang araw na nakalipas, ngunit hindi siya nagsisi. Sa halip, siya ay tumakas mula sa Kikiaulans. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Gusto ng Venerable One na mahanap mo siya, patayin siya, at ibalik ang kanyang ulo. Napakurap si Yang Kai at medyo nagkasala. Dapat sundin ni Junior Brother ang utos ng Venerable One, ngunit gusto pa rin itanong ni Junior Brother, ang traidor na ito. Ano ang antas ng kanyang cultivation? Ayaw niyang magmadali at malaman na ang traidor ay isang Heaven Opening Realm cultivator. Kung nangyari yon, sino ang nakakaalam kung sino ang papatay kung sino? Humalaklak si Durufeng, huwag kang mag-alala, ang kanyang cultivation level ay katulad ng sa iyo, at siya ay nasugatan pa rin. Tumanggaw si Yang Kai,
Kung gayon, walang problema. Ngunit paano ko siya mahahanap? Brother, alam mo na ang labas ng mundo ay napakalawak kaya mahirap makilala ang hilaga, timog, silangan, at kanluran. Napakalawak at walang hangganan, kaya niyang magtago sa kahit saang direksyon. May sasama sa iyo, ito ay isang formalidad lamang. Okay lang basta alam mo sa puso mo. Sa katunayan, hindi mo kailangang gumawa ng marami. Kaya ganyan yan, natigilan si Yang Kai. Gayunpaman, mabilis siyang kumilos at ikinulong ang kanyang mga kamay. Salamat, Venerable One. Salamat, Brother, sa iyong promosyon. Tinapik ni Durufeng ang kanyang balikat. Sige, wala nang oras para mawala. Makakaalis ka na. Kapag umalis ka sa Fire Spirit Land, natural na may tatanggap sa iyo. Oo, tumugon si Yang Kai at sumugod sa kalangitan. Matapos panoorin si Yang Kai na umalis, ang figure ni Durufeng ay kumikislap at biglang nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pangunahing bulwagan ng Fire Spirit Land, tumayo si Durufeng sa harap ng makapal na pinto at magalang na yumoko. Bumukas ang pinto, at pumasok si Durufeng. Tumigil siya, at narinig niya ang isang boses. Tapos na ba? Ang pag-uulat kay Venerable, lahat ay tapos na. Oo, malumanay na tumugon ang Venerable. Mukhang may mga pagdududa ka. Mapait na umiti si Durufeng. Wala akong naitatago kay Venerable. Talagang may mga pagdududa si Disciple. Magsalita ka. Isa sa mga pagdududa ng disipulo ay si Yang Kai ay bago dito at ang kanyang cultivation ay hindi sapat na mataas. Okay lang ba natulungan siya sa mas mataas na posisyon? Anong mahalaga? Isa lang siyang trivial orchard manager. Kahit mapromote siya, hanggang kailan siya mananatili sa ganitong posisyon? Sa karamihan, magiging kalahating taon na lang. Narinig ito ni Durufeng at naunawaan. Aalis na si Brother Yulian sa pag-iisa. Oo, kung gayon ay walang problema. Wala talaga ang kalahating taon. Malumanay na tumanggo si Durufeng. May isa pang bagay na hindi naiintindihan ng disipulo. Tungkol ba sa traidor na iyon? Humalaklak si Duanhai. Tungkol sa traidor na iyon. Natarante si Durufeng. Ang taxil na iyon ay pumasok sa Fire Spirit Land kasabay ni Yang Kai, at ang kanyang cultivation ay hindi mataas. Bagamat nagkamali siya nang hindi niya nalalaman, hindi ito dapat naging isang krimen na karapat dapat sa kamatayan, kaya bakit niya piniling kumalas at tumakas? Ang Seven Openings Land ay sakop ng maraming Spirit Arrays. Kung ang Spirit Arrays ay hindi na-activate, kahit na siya ay isang Heaven Opening Realm Master, hindi siya malayang makakapasok at makaalis. Kung hindi ito pinayagan ng haring ito, paano siya nakatakas? Biglang naintindihan ni Durufeng. Nahulaan na niya noon na ang isang walang kwentang cultivator mula sa Emperor Realm ay hindi makakatakas mula sa Seven Openings Land Spirit Arrays. Ngayong narinig niya itong si Duanhai, alam niyang tama ang kanyang hula. Ang taxil na makatakas ay ang intensyon din ng Venerable. Masasabi pang ang may naprovoke ang traidor. Bakit naman? Natarante si Durufeng dito. Ang ganoong klase ng basura, madaling harapin ito ng disipulo, bakit mo pa siya ilalabas? Hindi mo naiintindihan. Dahan daw ang umiling si Duanhai. Ang taong iyon ay hindi isang taong maaari mong patayin. Napansin ng haring ito nang inaakay siya pabalik. Kung talagang mamamatay siya sa kamay ng mga tao ng Seven Openings Land, maaaring may ilang problema sa hinaharap. Nagulat si Durufeng. Ang lakas ng Seven Openings Land ay hindi mahina. Ang Heavenly Monarch at ang ilang Venerables ay pawang mga Panginoon ng mid-rank Heaven Opening Realm, kaya ang sino mang maaaring magdulot ng gulo para sa Seven Openings Land ay hindi bababa sa isang 5th rank Heaven Opening Realm Master. Maaaring ang taong iyon ay may isang uri ng backer. Sa sandaling umalis si Yang Kai sa taniman, lumipad pababa ang dakilang general. Nazanay na si Yang Kai dito. Ang taong ito ay lilipad lamang sa kanyang ulo kapag siya ay nasa halamanan. Kung hindi, siya ay lilipat sa kanyang sarili. Walang pakialam, nagpatuloy si Yang Kai pasulong at hindi nagtagal ay umalis sa Fire Spirit Land. Sa labasan ng Spirit Array, dalawang figure ang naghihintay. Sa sandaling nakita nila si Yang Kai na nagmamadaling lumabas, ang matabang lalaki sa kaliwa ay nagtanong. Si Junior Brother Yang Kai ba ito? Ito na brother. Humakbang paarap si Yang Kai at ikinulong ang kanyang mga kamao. Pagbati, brother, pinaghintay kita ng matagal. Habang nagsasalita siya, pinalaki niya ang dalawa, sa loob-loob na gulat. Noong una, nang marinig niyang sinabi ni Durufeng na formalidad lang ito, hindi siya naniwala. Pagkatapos ng lahat, mula nang magsimula siyang magtanim, hindi pa siya nakatagpo ng ganoon kagandang bagay. Ngayong nakita niya ang dalawang ito, naunawaan niya na isa lang talaga itong formalidad dahil ang dalawang ito ay talagang Heaven Opening Cultivators. Ang kanilang mga aura ay katulad ng kay Jozing, kaya dapat silang maging mga master ng first rank Heaven Opening Realm.
Kahit na hindi niya alam kung sino ang taong hinahabol niya, sinabi ni Durufeng na ang lakas ng taong ito ay katulad ng sa kanya. Sa madaling salita, ang taong ito ay tiyak na wala sa Heaven Opening Realm, o kahit kalahating hakbang na Heaven Opening Realm. Siya at ang dalawa pang Heaven Opening Realm Master ay hinahabol ang isang Emperor Realm Master. Kahit anong tingin niya dito, kakaiba talaga. Habang sinusukat sila ni Yang Kai, sinusukat din nila siya. Ang taong grasa na unang sumagot ay nagsabi, "Kaya ikaw si Junior Brother Yang. Gaya ng inaasahan, ikaw ay medyo gwapo at may pambihirang ugali." Tumanggo rin ang lalaki sa kanan. Si Junior Brother Yang ay may maringgal na lakad at maringgal na aura. Sa isang sulyap, masasabi kong isa kang taong makakamit ang magagandang bagay. "Ano ang nangyayari?" Napatulala si Yang Kai. "Masyadong halata ang pambabola ng dalawang kasamang ito, kaya hindi siya komportable." Bukod dito, mula nang dumating siya sa Seven Openings Land, wala siyang naramdaman kapag nakikipag-ugnayan sa mga manggagawa, ngunit nang pumunta siya sa palengke at nakita ang mga alagad ng Seven Openings Land, wala ni isa man sa kanila ang nagbigay sa kanya ng nararapat tingin. Ngayon, mayroon talagang dalawang Heaven Opening Realm Masters na sinusubukang purihin siya. Ito ay talagang hindi komportable. Sa sandaling pag-isipan ito, nahulaan niya na dahil iyon kay Durufeng. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Durufeng sa dalawang ito para huwag silang mag-atubiling purihin siya sa sandaling magkita sila. Ano pa ang masasabi ni Yang Kai? Napangiti na lang siya ng mga kamao. "Mga kapatid, masyado kayong seryoso. Masigla ang aura ninyo at malalim ang cultivation ninyo. Itong junior brother na ito ay malayong may kumpara sa inyo. Sa pagkakataong ito, kailangan kong hilingin sa inyong dalawang magkapatid na alagaan ako." Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, pakiramdam na medyo maganda ang ugali ni Yang Kai. Agad namang sinabi ng matabang lalaki, "Junior brother, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, sinabi sa amin ni brother Do na kahit may nangyari sa amin, talagang hindi namin hahayaang may mangyari kay junior brother. Siguradong itataya naming dalawa ang aming buhay para protektahan si junior brother Yang. Hindi ko pa rin na itatanong kung paano ko kayo haharapin na magkapatid." Magalang na tanong ni Yang Kai, iniisip sa kanyang sarili na hindi nakakagulat na ang dalawang taong ito ay may ganoong saloobin sa kanya. Ito pala ay sinabihan sila ni Durufeng noon paman. Ngayong nasabi na nila ito, tiyak na naunawaan na nila na si Yang Kai ay isang napakahalagang tao para kay Durufeng. Sa hinaharap, maaari siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Fire Spirit Region. Sa sandaling ito, natural na nais nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagkaibigan sa kanya. Marahil ay maaari silang umakyat sa hinaharap. Iniulat ng dalawa ang kanilang mga pangalan. Ang mataba ay tinawag na Maliyo at ang payat ay tinawag na Jiang Sheng. Pagkatapos ng kaunting usapan, sabay-sabay silang tatlo. Marshall Peak, Kabanata 3878. Pangangaso. Ang Kikiyaw Land ay sakop ng maraming spirit arrays, kaya imposibleng pumasok o umalis ng walang pahintulot, ngunit dahil ito ang utos ni Guan Hai, natural na handa siya. Pag-alis sa Kikiyaw Land, lumingon si Yang Kai at nakita na ang Kikiyaw Land ay nababalot ng hamog, kaya imposibleng makakita ng kahit ano, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. "Mga kapatid, hindi natin alam kung hanggang kailan aabutin ang biyaheng ito. Dapat ba nating tandaan ang daan pabalik? Hindi maganda kung maliligaw tayo sa daan pabalik," napangiti si Fatma Liu. Maaaring hindi ito alam ni Junior Brother, ngunit sa malawak na universo na ito, ang mga direksyon ay magulo at magulo, kaya mahirap tandaan. Gayunpaman, hanggat mayroon tayong gabay, gaano man tayo kalayo, dapat mahanap na natin ang daan pabalik. Nagpakita ng pangunawa si Yang Kai. Nang dalhin siya ni Duan Hai sa Kikiyaw Land, tila narinig niya si Duan Hai na nagbanggit ng isang bagay tungkol sa isang gabay, ngunit hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, kaya hindi niya alam kung ano iyon. Nahulaan ni Yang Kai na ito ay isang uri ng pagsubaybay sa kayamanan. "Kung gayon paano natin mahahanap ang taksil?" tanong muli ni Yang Kai. Sa pagkakataong ito ay si Jiang Sheng na ang sumagot. "Junior Brother Yang, huwag kang mag-alala, natural na mayroon tayong paraan para mahanap siya. Junior Brother, kailangan mo lang kaming sundan na magkapatid at patayin ang traidor pagdating ng panahon. Naiintindihan ko, saka ako aasa sa dalawang mga kapatid." Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at hindi na lang pinansin. Kahit na siya ay nakikinsyoso sa maraming bagay, ang pagtatanong ng napakaraming tanong ay maghahinala lamang sa kanya. Dahil hindi naman niya kailangang mag-alala, bakit mag-abala? Eto na, ilang buwan na siyang nasa Kikiyaw Land at ito ang unang pagkakataon na umalis siya. Ang Kikiyaw Land ay hindi magandang lugar.
Bagamat siya ay sapat na mapalad na nakasakay sa barko ni Dorufeng at nakuha ang kanyang pagpapahalaga, palaging nararamdaman ni Yang Kai na ang kabilang partido ay may plano. At ang dahilan ng lahat ng ito ay matapos siyang tulungan ni Dorufeng na makuha ang Scarlet Heaven Golden Flame. Naghinala si Yang Kai na nalantad ang kanyang Wood Attribute Strength, at bagamat hindi siya sigurado, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kung may pagkakataon sa pagkakataong ito, marahil ay makakatakas siya mula sa Kikiao Land. Nakakalungkot na hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Dorufeng ng ganoong misyon. Higit pa rito, hindi siya binigyan ni Dorufeng ng anumang oras upang maghanda bago himukin siyang umalis. Kung hindi, maaaring naisama niya si Old Fang at Dai Yu. Sina Maliyo at Zhang Sheng ay parehong nasa Heaven Opening Realm, kaya napakabilis nila. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang buong lakas ngunit halos hindi na siya makahabol. Ngunit gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay may ganap na bagong antas ng paggalang kay Yang Kai. Noong una ay hinakala nila na siya ay isang batang lalaki lamang na pinalad na makuha ang pagpapahalaga ni Dorufeng, ngunit sino ang mag-aakala na siya ay talagang may kakayahan. Makalipas ang kalahating araw, biglang huminto si Maliyo. Kinawian niya ang kamay at naglabas ng parang ball ang bagay. Sa loob ng bagay na parang bola, may pulang ambon na patuloy na nagbabago at nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Habang hawak ang bola, humabol si Maliyo sa direksyong iyon. Nang makita ito, naunawaan ni Yang Kai na ang hugis bola na artifact na ito ay dapat magkaroon ng function sa pagsubaybay. Kung hindi, sa malawak na universo na ito, paano siya mahahanap ng taksil pagkatapos na makatakas sa 7 openings? Nanginginig ang puso niya. Dahil may track ang mark sa kanya ang traidor na iyon, mayroon din ba siya sa kanya? Kung si Duan Hai ay lihim na gumamit ng ilang uri ng panlilin lang nang ibalik niya ang mga ito, mahirap para kay Yang Kai na mapansin, kung tutusin, kitang-kita ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation realms. Baka meron talaga, kung ganoon nga ang kaso, kailangan ni Yang Kai na pag-isipan kung paano makakatakas sa 7 openings. Kung nabigo siyang gawin ito at sa halip ay ilantad ang kanyang mga intensyon, ang mahuli ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Lumilipad sa void, sa malawak na universo na ito, ang mga tanawin ay nakamamanghang, at kahit sino ay maaaring makaramdam ng kanilang sariling kawalang halaga. Nang hindi binibilang ang mga araw, tinantya ni Yang Kai na hindi bababa sa 10 araw ang lumipas mula noong umalis sila sa Kikiao Land. Ang grupo ng tatlo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay, kasama ni Maliyo ang paminsan-minsang paglabas ng bilog na bola upang tingnan ito at magpalat ng direksyon ayon sa patnubay nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging pangit ang mga ekspresyon ni na Maliyo at Zhang Sheng. Sa puntong ito, kahit na ayaw magtanong ni Yang Kai, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Mga kapatid, may nangyari bang mali? Sinabi ni Maliyo, Junior Brother Yang, mangyaring huwag mag-alala, walang mali. Kaya lang, napakalayo natin sa 7 Openings Land. Sa malawak na universo na ito, lahat ng uri ng panganib ay posible. Bagamat tayong dalawa ay magkakapatid. Mga cultivator ng Heaven Opening Realm, kami ay mga first grade Heaven Opening Realm cultivator lamang. Kung talagang nakatagpo kayo ng panganib, maaaring hindi namin kayo maprotektahan. Nagmura si Zhang Sheng. Akala ko ay madaling maabutin ang bastos na iyon, ngunit sino ang nakakaalam na tatakbo siya ng napakabilis. Siguro kung anong uri ng secret technique ang kanyang nilinang. Naunawaan ni Yang Kai na ang sitwasyon ay medyo lumampas sa kanilang inaasahan. Masyadong malayo ang taksil na tumakbo. Sinabi ni Maliyo, kailangan nating bilisan, kung hahayaan natin siyang tumakbo ng ganito, sino ang nakakaalam kung gaano katagal natin siya habulin? Tumango si Zhang Sheng. Junior Brother Yang, kailangan kong humingi ng tawad. Nang matapos siyang magsalita, siya at si Maliyo, isa sa kaliwa at isa sa kanan ni Yang Kai, ay biglang bumilis. Matapos maglakbay ng ganito sa loob ng 3 araw, biglang lumiwanag ang mukha ni Maliyo. Tumigil siya. Dapat nagpapagaling na siya sa mga sugat niya. Nagtaas ng kilay si Zhang Sheng. Gaano katagal? Tiningnan ni Maliyo ang bola sa kanyang kamay. Kalahating araw. Sinabi ni Zhang Sheng, Junior Brother Yang, maghanda ka. Kapag nakita namin ang traidor na iyon, kailangan mong kumilos. Susuportahan ka naming dalawa mula sa gilid. Salamat sa problema mo, brother. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Tumawa si Maliyo. Siyempre. Sana lang ay hindi makakalimutan ni Junior Brother na bigyan kami ng kamay ng dalawang kapatid kapag pumailang lang ka sa hinaharap. Hindi ako mangangahas na umasa para doon. Sagot ni Yang Kai, ipinikit ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang paghinga. Hindi siya nakaimik sa loob. Sa kaliwat kanan na nakasakay si na Maliyo at Zhang Sheng, kahit na gusto niyang tumakbo, hindi niya ito magagawa maliban kung papatayin muna niya ang dalawang ito.
Gayunpaman, ang dalawang ito ay mga cultivator pa rin ng Heaven Opening Realm. Alam ni Liang Kai na kung bigla siyang umatake at gagamitin ang kanyang buong lakas, mapapatay niya ang isa sa kanila habang wala silang bantay, ngunit kung papatayin niya ang dalawa sa kanila, hindi iyon makatotohanan. Tila hindi siya makatakas mula sa kikiyawlan pansamantala, kaya isang hakbang lang niya ito sa isang pagkakataon. Makalipas ang kalahating araw, biglang lumitaw sa harapan niya ang aura ng isang universe world. Binuksan ni Liang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa ibabaw, natuklasan na ito ay talagang isang universe world. Kung titingnan mula sa malayo, ang mundong ito ay asol at tila umaagos na parang ulap, na gumagawa ng isang magandang tanawin. Dinala siya ni Namalio at Jiang Sheng diretso sa mundong ito, na dumaan sa mga layer ng ulap at ambon. Nagtataka si Liang Kai sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang universe world na nakita niya pagkatapos umalis sa Star Boundary, kaya natural na gusto niyang makita kung mayroong anumang kakaiba tungkol dito. Sa pagtingin sa paligid, tila walang gaanong pagkakaiba, tanging ang world principles ang bahagyang naiiba. At saka, parang walang makapangyarihang pag-iral sa universe world na ito, dahil nang pumasok silang tatlo, wala ni Katie Ting na sagabal. Kung may mga Great Emperor dito, tiyak na hindi ito mangyayari. Nakahinga ng maluwag si Namalio at Jiang Sheng. Bagamat sila ay Heaven Opening Realm Cultivator, kung may mga Great Emperor dito, hindi sila papayag na makipagtalo sa kanila ng padalos-dalos. Dahil walang mga Great Emperor, iyon ay para sa pinakamahusay. Lumilipad sa kalangitan, biglang huminto ang tatlong figure sa isang malaking bundok. Huminga ng malalim si Maliu, lalo pang namamaga ang mataba niyang katawan. Pagkatapos ay dumura siya sa bundok sa ibaba at umungol. Lumabas ka rito. Habang nagsasalita siya, gumuho ang hanay ng bundok at pabaliktad ang daloy ng talon. Sa ilang, hindi mabilang na mga ibon at hayop ang agad na pinatay. Ang lupa ay patuloy na tumaas at bumaba, na parabang mayroong earth dragon na gumugulong sa ilalim ng lupa. Sa isang dumadagandong na tunog, ang tuktok ng bundok ay gumuho, at isang figure ang lumabas mula rito, nakatingin sa lugar kung saan si Liang Kai at ang iba pa ay nakatayo sa takot. Ngumisi si Jiang Sheng. Bastos, ang galing mong tumakbo, kaya hinahabol ka nitong uncle ng napakaraming araw. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ng Traidor ang seven colored robes kay Maliu at sa iba pa at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki habang siya ay tumalikod upang tumakas. Lalong lumamig ang tawa ni Jiang Sheng. Dahil nandito na ang uncle na ito, sa tingin mo saan ka pupunta? Inilabas ang isang artifact na hugis sing-sing mula sa kanyang bibig, agad nitong tinatakan ang paligid. Sinubukan ng Traidor na tumakas, ngunit hindi niya nagawang makatakas sa saklaw ng secret technique na ito, na naging dahilan upang ang kanyang ekspresyon ay lalong natakot. Junior Brother Yang, ikaw ang bahala. Lumingon si Maliu kay Liang Kai at sinabing, huwag kang mag-alala, siya ay kasalukuyang nasugatan at tiyak na hindi mo kakampi. Bukod dito, kaming dalawang magkakapatid ang mag-aalaga sa kanya, kaya kailangan mo lang maging matapang at umatake. Tumanggo si Liang Kai, naiintindihan ko. Paghakbang pasulong, pumasok siya sa lugar na tinatakan ni Jiang Sheng, isang masalimuot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nakatitig siya sa taksil na nagkanulo sa Kikiyawlan. Saglit na nagpumiglas ang taksil ngunit wala siyang mahanap na paraan para makaalis kaya napalingon na lamang siya. Nagtama ang kanilang mga mata at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Liang Kai, bakit ikaw? Isang mahabang guntong hininga ang pinakawalan ni Liang Kai. Iyan din ang gusto kong itanong. Dati, nang hilingin sa kanya ni Durofeng na manghuli ng isang taksil, hindi niya itinanong kung sino ito. Kung tutusin, hindi niya kilala ang maraming tao, ngunit ngayong nakita niya ang Traidor na ito, napagtanto niya na kilala niya talaga ang Traidor na ito at na siya ay isang taong sumapi sa Kikiyawlan kasama niya. Fang Tai, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pulang-pula ang mga mata ni Fang Tai, na parabang nakikipagkita siya sa mortal na kaaway ni Liang Kai. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nahulog ang Fang na ito sa ganoong estado. Ngumuso si Liang Kai. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ito ay simpleng hindi maipaliwanag. Kinagat ni Fang Tai ang kanyang mga ngipin. Ang Fire Spirit Fruit na pinagkonsabo ni na Zhou Xing at Xiang Yong na nakawin ay sa iyo, tama. Tama iyan. Tumanggo si Liang Kai, biglang nagpahayag ng tingin ng realisasyon. Naiintindihan ko, nahuli ka sa crossfire. Galit na sinabi ni Fang Tai. Wala akong alam, si Zhou Xing ang nagsabi sa akin na idle ka. Siya ang manager ng Orchard, kaya paano ako hindi makikinig? Akala ko ito ay isang maliit na bagay lamang, na alam na ito ay may kinalaman sa pagnanakaw ng Fire Spirit Fruit. Hindi mo kailangang makinig, malamig na tumawa si Liang Kai.
Ang kapalaran ay palaging nasa iyong sariling mga kamay. Tama ka, sumabog si Fang Tai. Nang magkagulo si na Zhou Xing at Xiang Yong, alam kong tiyak na iimbestigahan nila ako, kaya tumakbo ako, ngunit hindi ko inaasahan na maabyutin mo pa rin ako. At higit pa, hindi ko inaasahan na isa ka sa mga taong humahabol sa akin. Anong kakaiba dyan, sa akin nagsimula ang bagay na ito. Hindi naintindihan ni Fang Tai. Pero isa ka lang errand boy. Tinurot ni Yang Kai ang kanyang kwelyo at inayos ito. Nanlaki ang mga mata ni Fang Tai. Rainbow robe, talagang naglakas loob kang magsuot ng rainbow robe. Ikaw ba ay isang alagad ng Kikiao Land? Marshall Peak, Kabanata 3879. Ang pagpatay kay Fang Tai. Sa isang iglap, namula ang mga mata ni Fang Tai sa selos. Nanatili rin siya sa Kikiao Lands ng ilang buwan, kaya natural na alam niya kung gaano kahirap maging isang ordinaryong disipulo mula sa isang manggagawa. Gayunpaman, si Yang Kai ay nakasuot ng seven-colored robe, kaya malinaw na natanggal niya ang kanyang katayuan bilang isang manggagawa at naging disipulo ng Kikiao Lands. Paano ito nangyari? Ang huling beses na nakita niya si Yang Kai ay ilang araw lang ang nakalipas. Sa oras na iyon, mayroon siyang proteksyon ni Zhou Xing, habang si Yang Kai ay binubuli ni Zhou Xing. Noong una ay hinakala niya na ang pag-asa kay Zhou Xing ay magpapahintulot sa kanya na makapagpahinga ng maluwag, ngunit sinong mag-aakala na sa huli, siya ay madawit at mapipilitang tumakas para sa kanyang buhay. Brother Fang, matagal na tayong magkakilala. Ngayong naparito ako para kunin ang buhay mo, ayoko nang gawing komplikado ang mga bagay. Bakit hindi mo nalang ilabas ang iyong leeg at iligtas ang sakit sa sarili mo? Kunin mo ang buhay ko. Ang ekspresyon ng mukha ni Fang Tai ay nagbago ng husto. Ang Fang na ito ay nakagawa lamang ng isang hindi sinasadyang pagkakamali, at gusto mong kitilin ang aking buhay. Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Iyan ang gusto ng mga nakatataas. Ako rin ay walang magawa. Tumingin si Fang Tai sa paligid at nakita niya na si Namaliyo at Jiang Sheng ay parehong nakatitig sa kanya. Alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya makakatakas sa mga kamay ng dalawang Heaven Opening Realm Masters. Nawala ang lahat ng pag-asa, at ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nagpadala ng isang mensahe. Brother Yang, ikaw at ako ay pumasok sa Kikiao Lands ng magkasama, at nagkaroon pa nga tayo ng kasunduan noon. Ngayon na itong Fang ay nasa matinding paghihirap, Brother Yang, mangyaring maging mapagbigay at palayain ako. Itong Fang na ito ay magpapasalamat at tiyak na gagantay sa iyo sa hinaharap. Tinitigan siya ni Yang Kai at si Naing. Talaga bang inilalagay ni Brother Fang ang kasunduan ng alyansa sa iyong mga mata? Mapait ang ekspresyon ni Fang Tai. Alam niyang medyo mali ang mga ginawa niya noon. Nang makita niyang kinasusuklaman ni Zhou Xing si Yang Kai, sinadya niyang hindi siya kasama. Ngayon, sa loob lamang ng dalawang buwan, ang mga talahan na yan ay nagbago. Ngayon, kailangan niyang umasa sa iba para mabuhay. Agad siyang nagmakaawa, Brother Yang, itong Fang ay mali noon. Master Brother Yang, mangyaring maging mapagbigay at huwag ibaba ang iyong sarili sa level ko. Itong Fang na ito ay tanga at hindi kumikilala ng mga tao. Nagtaas ng kamay si Yang Kai para pigilan siya. Walang kwenta kung sasabihin mo ito ngayon. Inutusan ni Brother Do ang dalawang kapatid na iyon na sumama sa akin, kaya tiyak na hindi lang nila ako pinangunahan. Kahit na handa akong palayain ka, ang dalawang mga kapatid na iyon ay hindi ka pakakawalan. At saka, bakit kita pakakawalan? Kung ito ay ilang mga nakaraang bagay lamang, si Yang Kai ay masyadong tamad na magmalasakit sa anumang bagay sa kanya. Kung tutusin, lahat ay may likas na hilig na humanap ng kapalaran at umiwas sa kapahamakan. Sinaktan niya si Zhou Xing at gusto niyang umasa kay Zhou Xing. Natural, kailangan niyang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan niya at Fang Tai upang mabuhay. Ito ay isang napakatamang pagpipilian. Kaya lang, magkaiba sila ng prinsipyo at hindi sila magkasamang gumawa ng mga plano. Gayunpaman, nakipagtulungan siya kina Zhou Xing at Xiang Yong para i-frame si Fang Tai. Ito ay hindi mapapatawad. Kahit na wala siyang alam tungkol dito, kung nagtagumpay ito, patay na si Fang Tai ngayon. Ang hindi sinasadyang pagkakamali ay isa ring awayan sa buhay at kamatayan. Bukod dito, gaya ng sinabi niya, dahil hiniling ni Dorofeng si Namaliyo at Jiang Sheng na samahan siya, imposibleng maging lookout lang siya. Kahit na wala siyang ginawa, tiyak na hindi pakakawalan ni Namaliyo at Jiang Sheng si Fang Tai. Inaabot sa kawalan, hinawakan ni Yang Kai ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay na may dagandong ng dragon. Sumigaw siya sa malalim na boses. Fang Tai, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Habang nagsasalita, mabilis na umakyat sa limitasyon ang aura ni Yang Kai, at nang matapos siyang magsalita, nakarating na siya sa harap ni Fang Tai at itinulak ang kanyang sibat pasulong. Nagulat si Fang Tai,
hindi na inasahan nakikilos si Yang Kai ng ganoon kahit sa idido, hindi siya binibigyan ng kaunting oras para mag-react. Kahit na siya ay nakabantay sa buong panahon, nang ang spear intent ay malapit nang maabot sa kanya, halos hindi niya nagawang itaas ang kanyang kamay at tumawag ng parang kalasag na artifact na hamarang sa kanyang harapan. Sa isang malutong na tunog ng pag-grap, lumitaw ang mga bitik sa bilog na kalasag sa sandaling lumitaw ito. Mabilis ding lumabo ang liwanag na walang katapusang dumadaloy dito. Sa loob lamang ng isang paghinga, ang bilog na kalasag ay sumabog sa mga piraso, at ang mukha ni Fang Tai na puno ng takot ay nahayag sa likod nito. Sa hindi kalayuan, sina Maliyo at Zhang Sheng, na nanonood, ay hindi napigil ang magpalitan ng tingin, kapwa-kita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Bagamat maaari nilang gamitin ang ganoong pag-atake ng ayon sa kanilang kasalukuyang lakas, sa paglilinang ni Yang Kai, ito ay ganap na imposible. Sa madaling salita, sa Emperor Realm, ang pundasyon ni Yang Kai ay mas matibay kaysa sa kanila. Nang makalusot siya sa Heaven Opening sa hinaharap, kahit na pareho silang first grade, baka hindi sila ang makakapareha niya. Nabasag ang bilog na kalasag, at ang Black Dragon Spear ay tumusok sa balikat ni Fang Tai na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Habang bumulwak ang dugo, ang mukha ni Fang Tai ay kasing putla ng papel. Ang mukha ni Yang Kai ay kahoy, at habang binawi niya ang kanyang sibat, sumipa siya palabas, tinamaan ang baywang ni Fang Tai. Isang hindi mapaglabanan na puwersa ang nailipat, at si Fang Tai ay pinalipad na parang sako ng basahan, bumagsak sa hadlang ng artifact ni Zhang Sheng at nagsusuka ng dugo. Ang ekspresyon ni Fang Tai ay labis na natakot, at ang ekspresyon ni Yang Kai ay bahagyang natigilan. Eto na, ito ang unang pagkakataon na tumalon siya mula sa tanikala ng universo at pumunta sa 3,000 mundo para makipaglaban sa isang tao. Bagamat ang kanyang kalaban ay wala sa Heaven Opening Realm, naramdaman niya na ang Fang Tai na ito ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Gayunpaman, ito ay maaaring maiugnay din sa katotohanan na siya ay nasugatan at nakatakas ng napakaraming araw. Hindi alam ni Yang Kai kung paano nangyari ang mga pinsala ni Fang Tai, ngunit nahulaan niya na nakipag-away siya sa isang tao habang tumatakas mula sa Kikiao Lands. Dahil iyon ang kaso, wala nang masabi. Kumislap ang kanyang anyo habang umaarangkada si Yang Kai, ang Black Dragon Spear ay nagiging langit na puno ng mga after images na bomb alert kay Fang Tai. Ang lakas ni Fang Tai ay hindi masama, at mayroon siyang walang katapusang supply ng mga artifact, lalo na ang mga nagtatanggol na artifact. Hindi alam ni Yang Kai kung saan niya nakuha ang mga ito, ngunit hindi siya nakaramdam ng ligtas. Gayunpaman, sa ilalim ng malabagyon ng mga pag-atake ni Yang Kai, maaari lamang siyang magpigil at hindi maka-counter-attack. Ang kanyang ekspresyon ay dahan-dahang naging gulat, na parang hindi niya inaasahan na sa ilalim ng parehong antas ng paglilinang, hindi siya magiging kalaban ni Yang Kai. Nang mabasag ang huling defensive artifact, napahawak si Fang Tai sa kanyang dibdib sa dalamhati at galit. Yang Kai, dapat bang napakawalang awa mo? Hindi nagsalita si Yang Kai, basta itinutok ang kanyang sibat pasulong na may tame time na tingin sa kanyang mukha. Nagngangalit ang mga ngipin ni Fang Tai. Pinlit mo akong gawin ito. Kung magdusa itong si Fang, makakalimutan mong mamuhay ng payapa. Pagkasabi nito, si Fang Tai ay gumawa ng selyo gamit ang isang kamay at ang kanyang orihinal na mahinang aura ay biglang lumaki. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang malalim na aura mula sa kanyang katawan. Naging solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Nang maramdaman niyang medyo pamilyar ang aura na ito, ibinuka ni Fang Tai ang kanyang bibig at iniluwa ang isang sinaunang selyo. Ang selyong ito ay mukhang hindi mahalata, ngunit naglalaman ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Isang dawsil. Ang mukha ni Yang Kai ay nagbago ng husto habang iniisip niya sa kanyang sarili. Hindi nakakagulat na medyo pamilyar ito. Nauna na pala niyang ginawa ito. Bumalik sa Star Boundary, napilitan si Yang Kai na bitawan ang kanyang dawsil at labanan ang desperadong pakikipaglaban sa Great Demon God. Hindi inaasahan ni Yang Kai na sa labas ng mundong ito, haharapin siya ng kanyang unang kaaway sa ganoong paraan. Kung gaano kalakas ang isang dawsil kapag pinakawalan ay isang bagay na alam ni Yang Kai, kaya nang makita niyang ang sinaunang selyo ay naging daloy ng liwanag at sumugod sa kanya, agad na umatras si Yang Kai. Kasabay nito, bahagyang itinaas niya ang kanyang braso at ibinaba ito pasulong, pinalipad ang Blue Dragon Spear sa kanyang kamay. Ang dalawang daloy ng liwanag ay nagbanggaan sa gitna ng hangin, na lumikha ng isang malakas na putok na yumanig sa langit at lupa. Ang isang nakakatakot na shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng kahit na ang hadlang sa paligid ng artifact ni Zhang Sheng ay tumulo. Sa sandaling ito, si Maliyo ay sumugod at tumayo sa harap ni Yang Kai, ang kanyang mataba na katawan na parang pader ng lungsod, na humaharang sa bagyo sa kanyang harapan,
ang kanyang mga palad ay patuloy na umaarangkado upang mabawi ang nakakatakot na shockwaves. Pagkatapos ng isang dosenang paghinga ng oras, unti-unting naging matatag ang lahat. Si Yang Kai, na nagtatago sa likod ni Maliu, ay inilabas ang kanyang ulo at nakita na ang matipunong anyo ni Fang Tai ay ganap na nang hina. Ang kanyang aura ay napakahina na tila malapit na siyang mamatay. Hindi siya kasing swerte ni Yang Kai, at hindi rin siya kasing lakas ni Yang Kai. Matapos ilabas ang kanyang Dao Seal, ito ay ganap na nawasak pagkatapos bumangga sa Blue Dragon Spear. Gayunpaman, itong Dao Seal ay ang condensation ng kanyang cultivation, kaya kapag nasira ito, mawawala rin ang kanyang lakas. Bagamat hindi pa siya namatay sa sandaling ito, hindi siya mabubuhay ng matagal. Lihim na nagulat si Yang Kai at nanumpa na hinding-hindi niya ilalabas ang kanyang Dao Seal maliban kung talagang kinakailangan. Ito ay sadyang masyadong mapanganib. Junior Brother Yang, okay ka lang? Lumingon si Maliu at nag-aalalang nagtanong. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, "Salamat sa proteksyon ni Brother, ayos lang si Junior Brother. Mabuti at maayos ka, Junior Brother, dapat mong tandaan na ang pakikipaglaban sa labas ng Chen Kun ay iba sa iyong mga nakaraang karanasan. Ang pinakamahalagang bagay ay maging maingat laban sa ganitong uri ng desperadong sitwasyon. Kung hindi ka mag-iingat, gagawin mo maging malas." Seryosong sabi ni Maliu. Seryosong tumanggo si Yang Kai. "Tatandaan ko," sinabi ni Maliu. "Okay lang basta tandaan mo. Halika, kunin mo ang ulo ng lalaking iyon at maaari tayong bumalik at magulat pabalik. Masyadong malayo ang tinakbo natin sa pagkakataong ito, kung hindi tayo magmadaling bumalik, si Senior Brother ay hindi kumpiyansa." Tumanggo si Yang Kai at dahan-dahang tumakbo patungo kay Fang Tai. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ere at agad na lumipad pabalik ang Blue Dragon Spear. Sa kabilang banda, hinihingal na si Fang Tai. Pumunta si Yang Kai sa harapan niya at tumingin sa ibaba. Nakita niyang malabo ang mga mata ni Fang Tai, na parabang tumanda siya ng ilang libong taon sa isang iglap. Maging ang kanyang katawan ay wala nang gaanong sigla. Hindi niya alam kung nakakakita siya ng malinaw, ngunit ang bibig ni Fang Tai ay kumikislap at isang mahinang boses ang lumabas. "Kung papatayin mo ako, hindi ka magkakaroon ng madaling panahon." Sa isang haplos, ang mahabang sibat ay tumulak pasulong at ang ulo ni Fang Tai ay lumipad, ngunit walang gaanong dugo ang Dam Aloy mula sa leeg. Lumipad si Jiang Sheng sa tamang oras, binalot ang ulo sa isang itim na tela na inihanda niya, at direktang inilagay ito sa kanyang space ring, nakangiting makahulugan habang sinabi niya, "Tagumpay." Ang utos na kanilang natanggap ay tulungan si Yang Kai sa pagkuha ng ulo ng Taxil na si Fang Tai. Ngayong natapos na ang lahat, natural na silang makakauwi. Bukod dito, sa pagkakataong ito, hindi lamang nila nagawang kaibiganin si Yang Kai ng maaga, tiyak na gagantimpalaan sila ni Dorofeng ng maganda. Paglingon ni Maliu kay Yang Kai, nakita ni Maliu na bahagyang nawala ng isip si Yang Kai at hindi niya mapigil ang tapikin siya sa balikat. "Junior Brother, bihira ka bang pumatay ng tao? Masasanay ka rin. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pumatay o patayin. Mayroon din kaming proteksyon ng Seven Realms, ngunit kung gumala ka sa labas, kailangan mong panatilihing nakatali ang iyong ulo sa iyong sinturon. Sino ang nakakaalam kung kailan ka papatayin? Paanong bihirang pumatay ng tao si Yang Kai?" Sa kabuuan ng kanyang paglalakbay sa paglilinang, ang bilang ng mga taong namatay sa kanyang mga kamay ay hindi mabilang. Ang dahilan kung bakit siya nawala ng pag-iisip ay dahil pagkatapos na patayin si Fang Tai, naramdaman niyang may isang bagay na hindi tama, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Masyadong tamad na magpaliwanag, tumanggo lang si Yang Kai at sinabing, "Totoo ang sinasabi ni Junior Brother." Nang tingnan ang walang ulong bangkay sa harap niya, naisip ni Yang Kai ang ilan, buwan na ang nakalipas ng siya at ang lalaking ito ay dinala ni Duan Hai sa Seven Realms. Ngayon, pinilit talaga silang lumaban hanggang kamatayan. Marshall Peak, Kabanata 3880. Bigla ang pagbabago. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat, kinuha ni Yang Kai ang space ring mula sa kamay ni Fang Tai at ibinigay ito kay Jiang Sheng. "Hindi ko alam kung may magandang bagay sa loob, ngunit dahil kayong magkapatid ay sinamahan ako sa paglalakbay na ito, nagsumikap kayo at nagambag ng malaki. Isipin mo itong aking pasasalamat sa inyong dalawang kapatid. Paano ko matatanggap ito?" Bagamat sinabi ito ni Jiang Sheng, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang space ring at ngumiti ng makahulugan. "Kung gayon, kailangan kong pasalamatan si Junior Brother." Sa pag-iisip sa sarili, alam talaga ni Junior Brother Yang kung paano kumilos, hindi nakakagulat na pinahahalagahan siya ni Brother Do. Kinailangan talagang matuto ni Yang Kai mula sa kanya sa hinaharap. Marahil ay magagawa niyang samantalahin ang pagkakataong ito para umangat. Sa isang makabuluhang sulyap kay Maliu, iniligpit ni Yang Kai ang space ring,
hindi nag-abala na tingnan kung ano ang nasa loob. Sa anumang kaso, kahit na ano ang nasa loob, hahatiin nila ito ng pantay. Ang mga bagay dito ay tapos na, bumalik na tayo. Sabi ni Malio, sina Jiang Sheng at Yang Kai ay natural na walang pagtutol. Bagamat gusto ni Yang Kai na manatili at maranasan ang mga lokal na kaugalian ng universe world na ito, wala siya sa mood sa ngayon. Agad na bumungad sa langit ang tatlo. Gayunpaman, bago sila makakalipad ng malayo, ang langit sa itaas ng kanilang mga ulo ay biglang nagdilim. Tumangala si Malio at nagtanong, ano ito? Pagkababa pa lang ng boses niya ay biglang naglaho ang figure niya na parang hindi nagpakita. Parehong nagulat si na Yang Kai at Jiang Sheng at napatigil sa kanilang paglalakad, tahimik na nakatayo sa likuran habang inilalahad nila ang kanilang divine senses upang subaybayan ang kanilang paligid. Patuloy na tinatawag ni Jiang Sheng ang pangalan ni Maliyo ngunit walang natanggap na tugon. Ilang sandali pa, bumulong si Jiang Sheng. Junior Brother Yang, may nakita ka ba ngayon? Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Wala akong nahanap. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Jiang Sheng. Ang hindi nakahanap ng kahit ano ay ang pinakamasama. Ngayong biglang nawala si Maliyo sa ilalim ng kanilang mga ilong, hindi niya napansin ni Yang Kai, ito ay lubhang kakaiba. Tara na. Hindi na nagdalawang isip si Jiang Sheng, tinawag si Yang Kai bago umakyat sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Hindi nagatubilis si Yang Kai at sumunod kaagad. Sa sumunod na sandali, muling nagdilim ang langit sa itaas ng kanilang mga ulo. Nagmamadaling tumangala si Yang Kai at may nakitang bumababa mula sa itaas. Kasabay nito, sumigaw si Jiang Sheng. Maghiwalay na tayo. Nang hindi hinintay na gumaling si Yang Kai, tumakas na si Jiang Sheng sa malayo. Gayunpaman, ang itim na bagay na iyon ay tila walang pakialam kay Yang Kai at sa halip ay hinabol si Jiang Sheng. Sa isang iglap, sinundan ni Jiang Sheng ang mga yapot ni Maliyo at nawala ng walang bakas. Namanhid ang anit ni Yang Kai, at naramdaman niyang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa split second na iyon, nakita niya ang silwete ng itim na anino. Ito ay parang pinalaki na sako ng sako. Nang bumaba ang bag na tel ang sako, kinuha si Jiang Sheng. Tiyak na nawala si Maliyo sa parehong paraan. Dahil madaling makuha ang dalawang Heaven Opening Realm Masters, maiisip ang kapangyarihan ng artifact na ito. Alam ni Yang Kai na hindi siya makakatakas, ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang may-ari ng artifact na ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nakikita kung sino iyon. Nakatayo sa himpapawid, lumangalingga si Yang Kai sa paligid bago kinuyam ang kanyang mga kamao at nagtanong. Sinong senior ang naririto? Magalang na hiniling ni Kikiao Land Yang Kai ang senior na magpakita ng sarili. Walang sumagot, at muling nagdilim ang langit sa itaas nila. Si Yang Kai, na pinaghandaan, ay agad na hinimok ang kanyang space principles na tumakas, ngunit mayroong isang hindi nakikitang aura na nakalock sa kanya, na naging imposible para sa kanya na makatakas. Nagdilim ang kanyang paningin, at agad niyang naramdaman na pumasok siya sa isang kakaibang espasyo. Bago pa maka-adjust si Yang Kai, naramdaman niyang may tumutulak sa kanya mula sa gilid. Hindi lang iyon, may mga suntok at sipa pa na nagmumula sa tagiliran. Isa pang mabangis na kamao ang paparating sa kanya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay upang harangin at tinawag. Mga kapatid, huwag makipag-away. Agad na tumigil ang mga kaluskos, at sabay na sumigaw ang dalawang lalaki. Yang Kai, pagkatapos nilang tumawag, tumawag ulit sila. Maliyo, Jiang Sheng, tumanggaw si Maliyo at sinabing. Nako, kaya pinapasok din kayo. Akala ko may nagtatangkang tambangan. Nagtanong si Jiang Sheng, sino sa lupa ang gumawa nito? Ano ang lugar na ito? Sinabi ni Yang Kai, hindi ko nakita kung sino iyon, ngunit ito dapat ang panloob na espasyo ng isang lihim na kayamanan. Nang maalis si Brother Jiang, nasulyapan ko ang isang lihim na kayamanan na mukhang isang sako. Sinabi ni Maliyo sa mahinang boses, isang sako, Old Jiang, alam mo ba kung ano ito? Hindi ko narinig ang tungkol dito. Dahan daw ang umiling si Jiang Sheng, at sinabi sa isang seryosong boses. Ngunit para madala kami ng walang nakakapansin, ang ekspertong ito ay hindi bababa sa Fourth Stage Heaven Opening. Fourth Stage Heaven Opening. Nagulat si Yang Kai. Bakit niya tayo pinapasok? Hindi alam ni Maliyo kung tatawa ba siya o iiyak. Paano ko malalaman? Ngunit maaaring nanirahan na siya sa mundong ito, at inistorbo natin siya noong pinapatay natin ang taxil na iyon. Kaaway kaya ito ng ating Kikiao Land? Hulaan ni Yang Kai. Sinabi ko lang sa kanya kung sino ako, ngunit hindi niya ako pinansin. Nilunok ni Jiang Sheng ang kanyang laway. Junior brother, huwag mo nang sabihin. Ang iyong senior brother ay takot na mamatay. Pakiusap ay huwag kang maging kaaway ng ating Kikiao Land. Kung hindi, wala sa atin ang mabubuhay. Mas mabuti kung ito ay tulad ng sinabi ni Old Maria.
Hindi sinasadyang naabala natin sila at gusto nila tayong parusahan. Biglang tumawag si Malio. Senior, senior, hindi namin alam na nandito si senior. Sinaktan ka namin noon, patawarin mo kami. Nagmamadali ding sinabi ni Jiang Sheng. Tama na yan, senior. Master, mangyaring maging magnanamas at huwag mag-abala sa amin. Palabisan mo muna kami. Kung meron man, pwede nating pag-usapan. Humihingi muna ng tawag si Junior sa iyo. Walang pakialam ang dalawang ito kung marinig sila ng iba, at nagmakaawa muna. Hindi na kay Mixi Yang Kai. Matapos ang mahabang sigawan ay walang sumasagot kaya't nagpahinga na ang dalawa. Bumantong hininga si Malio. Alam kong hindi magiging maganda kung lalayo tayo. Talagang hindi maganda, nagtanong si Yang Kai. Mayroon ba tayong kaaway sa Kikiaulan? Walang narinig tungkol sa kanila. Umiling si Jiang Sheng. Pero 1,000 taon pa lang kaming magkapatid sa Kikiaulan. Siguro nga may mga kaaway talaga tayo. Pero dahil gusto lang ng senior na hulihin tayo at hindi patayin, wala siyang dapat gawin sa atin. Tumanggaw si Malio. Tama si Old Jiang. Kung talagang kaaway siya ng ating Kikiaulan, matagal na niya tayong pinatay. Matapos aliwin ang kanilang mga sarili, sa wakas ay tumigil ang dalawa sa pagkataranta. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal sa masikip na lugar na ito. Biglang sumikat ang sinag ng liwanag, parang may bumukas na skylight sa itaas nila. Hindi nagdalawang isip ang tatlong nakakulong sa loob. Halos sabay-sabay nilang pinaandar ang kanilang mga diskarte sa paggalaw at sumugod patungo sa skylight. Sa isang iglap, nakalas sila sa kanilang mga pagkakatali at lumitaw sa isang kuweba. Malio at Jiang Sheng ay halatang iisa ang isip. Nang makalaya na sila ay agad silang tumingin sa paligid. Itinoon din ni Yang Kai ang kanyang isip at iniskan ang lugar gamit ang kanyang divine sense. Maya-maya ay napako ang tingin ng tatlo sa di kalayuan sa harapan nila. May nakatayong payat, nasa katanghali ang gulang na lalaki na may malungkot na mukha. Ang damit ng lalaking ito ay payak at walang palamuti, na parabang nilaban ng maraming beses. Nakatali ang kanyang buhok sa isang simpleng bun. May hawak siyang espadang kahoy sa isang kamay at bag sa kabilang kamay. Ang bag na iyon ay ang sako na nasulyapan ni Yang Kai noon. Ngunit ngayon ay kasinlaki na lamang ng palad, kaya dali-dali itong itinago ng lalaki sa kanyang manggas. Hindi na kailangang sabihin, ito ang taong palihim na naghiwalay sa kanilang tatlo. Madaling makita ang tao, ngunit ang pinaka nakakatakot ay hindi makita ang tao. Nagkatinginan sina Malio at Jiang Sheng. Kinuyam ng una ang kanyang kamao at sinabing, binabati ni Junior Malio ng Kikiaulan ang nakatatanda. Maaari ko bang tanungin ang pangalan ng nakatatanda? Napakalungkot na maging mahina kaysa sa iba. Nahuli sila ng walang dahilan at kailangang magalang na tanungin ang pangalan ng iba. Kailangan nilang mag-ingat upang hindi magalit ang kabilang partido. Emph, bahagyang bumantong hininga ang lalaki at isang malakas na aura ang bumaba mula sa langit. Agad na naramdaman ni Yang Kai na parang dinidiin siya ng buong mundo. Nang inig ang mga buto niya at ang sikip ng dibdib niya na halos maubo siya ng dugo. Sa lakas lamang ng kalooban niya ay hindi siya gumapang pababa. Sa kabilang banda, si Malio at Jiang Sheng ay may mas mataas na cultivations at nasa mas magandang sitwasyon kaysa sa kanya, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay pangit din. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Kai ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nasa Heaven Opening Realm. Sina Malio at Jiang Sheng ay parehong nasa Heaven Opening Realm, ngunit ang kabilang partido ay nasa Heaven Opening Realm lang. Isang malamig na ungol lang ay sapat na upang hindi makayanan ni Malio at ng kapatid na si Jiang Sheng. Kung nag-away sila, paano sila magiging kapareha niya? Baka basta-basta niyang mapatay ang dalawa. Lahat kayo taga Kikiaulan. Inalis ng lalaki ang kanyang tingin sa kanilang tatlo at dahan-dahang binawi ang kanyang aura, na nagpapahintulot kay Yang Kai at sa iba pa na makahinga ng maluwag. Puno ng pagkabigla ang mukha ni Malio habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Sa pag-uulat sa nakatatanda, kaming tatlo ay mga disipulo ng Kikiaulan. Napakagaling, tumanggaw ang lalaki. Nag-aalala lang ako na hindi ko mahanap ang Kikiaulan, pero inihatid niyo ang sarili niyo sa akin. Nang sabihin ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng tatlo. Ang mga salitang ito ay parang hindi magandang salita. Ang taong ito ay malinaw na may sama ng loob sa Kikiaulan. Sa katunayan, ang mabubuting bagay ay hindi nagkatotoo, ngunit ang masasamang bagay ay nangyari. Dati, hinuhulaan nilang tatlo kung may sama ng loob ang taong ito sa Kikiaulan, ngunit ngayon, ito ay naging totoo. Nag-aalalang sinabi ni Malio. Senior, kaming tatlo ay mga ordinaryong disipulo lamang ng Kikiaulan. Kung talagang may sama ka ng loob sa Kikiaulan, maaari mong hanapin ang Venerable at Heavenly Monarch. Wala itong kinalaman sa amin. Ang pagsusot ng robe na ito ay may kaugnayan sa iyo. Malamig na ngumuso ang lalaki.
Halos maubo ng dugo si Yang Kai nang marinig niya ito. Nasuot lang niya ang robe na ito sa loob ng maikling panahon, 10 araw lang. Iba ito kina Maliyo at Zhang Sheng. Ibinilang ba ito bilang dumaranas siya ng hindi inaasahang kalamidad? Para sa iyong mga venerable at heavenly monarch, hahanapin sila ng haring ito, ngunit hindi ngayon ang oras. Nang matapos magsalita ang lalaki, iniabot niya ang kanyang kamay at inihagis ang sako ng sako. Wala nang oras si Yang Kai na mag-react bago naging itim ang kanyang paningin. Hindi na kailangang sabihin, napahawak na naman siya sa bulsa ng lalaki. Malinaw na naunawaan ni na Maliyo at Zhang Sheng na sila ay nasa isang masamang sitwasyon. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpa siya silang gumawa ng unang hakbang at subukang buksan ang lihim na kayamanan mula sa loob upang makita kung makakatakas sila. Gayunpaman, ayos lang sana kung hindi kumilos ang dalawa. Sa sandaling gawin nila, ang talamak na enerhiya ay lumundag, na naging dahilan upang silang tatlo ay natabunan ng dumi. Halos masugatan pa si Yang Kai. Walang magawa, sumuko na lang ang dalawa at makiusap sa loob ng sako. Sa kasamaang palad, wala silang nakuhang tugon. Hindi nila alam kung walang pakialam ang lalaki o hindi sila naririnig.